Day 2 na ng last mile route o ang pagpayag sa mga pwedeng truck na bumiyahe buong araw para mapaluwag ang pantalan sa Maynila. Silipin natin kung anong epekto niyan sa trapiko sa North Luzon Expressway. May live report si Athena Imperial. Athena. Igan, nandito ako ngayon sa A. Bonifacio, Quezon City. Ano? At dito, tulad din sa NLEX, ay pinaiiral na ang trade lanes. Sakop ng trade lanes ang NLEX hanggang port area at mula port area hanggang SLEX hanggang Cavitex. Ang mga dadaang truck sa trade lane pwedeng dumaan anumang oras. Pero nilinaw ni Secretary to the Cabinet Jose Almendras na ipapatupad pa rin ang truck ban sa ibang lugar. Pero exempted dito ang mga nabigyan ng last mile tag hanggang October 1. Itong mga truck na ito ang pwedeng bumiyahe kahit oras ng truck ban basta't merong kargamento. Ang last mile route ay binuksan para mapabilis ang pagde-deliver ng mga naipong kargamento sa pier sa Maynila. Pero kahit may last mile policy, bawal pa rin daanan ng truck ang mga kalsadang Katipunan mula Santolan hanggang Commonwealth, Ortigas mula Santolan hanggang Santa Lucia, Taft Avenue, CM Recto, at Espanya mula Rotonda hanggang Quezon Boulevard. Sa mga oras na ito, Igan, ay maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa A. Bonifacio, Quezon City. Kahit yung mga cargo trucks ay hindi pa naman nagkakarami at wala pa namang build up dito. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Igan. Maraming salamat, Athena Imperial.